What's up mga kayon, welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone Rick Travel. July 28, araw ng Thursday dito sa Pilipinas. Fountain, grabe, ang yung pinagmamasdan ng Aroseros Park. Tayo ay bumisita at mag-update dito sa Quezon Bridge. Alam naman natin lahat. At patuloy ang pagko-cover natin sa Manila update, lalo-lalo na sa mga bridges na tulad nito. Ang ganda nito, Aroseros Park, oh grabe. Actually, meron tayong kopya nito nung hindi pa ito ganito kaganda. So, hintayin nyo at tingnan mag-update tayo ulit ng before and after na itong Aroseros Park. Hanapin ko lang yung fires. Pero yun, nabisita na natin ito noon na talagang ganito. Ang hindi natin akalain na ganito magiging itsura na itong Aroseros Park. Grabe yung Metropolitan, no? Ayan na, yung Metropolitan Theater ninyo. Grabe, ang ganda na. Isa sa mga pinaganda. Wala palang daan dito. Ni Yorme Escumoreno, itong Metropolitan Theater. Doon tayo sa kabila duman. Ganda na Aroseros Park. Ganda ng mga bulaklak. At eto na ang paanan ng Quezon Bridge. Parang tagpes-tagpes na itong mga halaman dito. Parang may mga pachip-pachip. Quezon Bridge. Papunta na tayo at ating silipin itong at mag-update. Alam naman natin na itong Quezon Bridge, karamihan doon sa mga nagko-comment sa atin, ito nga daw yung tinatawag nilang kubeta ng bayan. Dahil sa dami ng dumudumi at umiihi at nagbababoy na din dito sa Quezon Bridge. Ganun pa man, silipin natin at tayo mag-update. Ito naman ang Aroseros Park. So, ang huling baga, the last lang sa Maynila. Papasok na ako dyan, ang daming mga puno, daming mga, actually, hindi lang maraming mga volunteers, mga private man o public, pati na rin yung mga LGU na nagtanim dyan sa Aroseros Park ng kanilang mga halaman na ngayon ay puno na. Hindi, syempre, hindi na natin maisa-isa yan. Tayo mag-update dito sa Quezon Bridge. Actually, marami na tayong bridges na napuntahan. So, i-upload na natin yan unti-unti. Siyempre, merong bike lane. Yun nasa gilid. So far, hindi naman ganun kahigpit dito yung mga bike lane sa Maynila. So, parang shared road pa din tayo. Ito, bike, ano? Aroseros, Verde Verde. Maganda. Etong Quezon Bridge, syempre walang stoplight yan. So talagang tuloy-tuloy ang daloy ng sasakyan. So mag-ingat lang yung mga biglaang pagtawid. Kasi syempre hindi naman mag-minor yung mga sasakyan dyan dahil tuloy-tuloy. At unless traffic talaga. Marami ang dumudumi at umiihi dito sa Quezon Bridge na to.
Ay, ay. Yun na nga, no? Yun ang sinasabi natin. Etong part na to, ito pa rin ang Arceros Park pa rin to. So, minsan, nandiyan dyan tayo nakakapag-update. Grabe, no? Yun yung sinasabi ko, no? So, medyo free siya sa mga dumi. Walang, I mean, walang pupo. Pero yung panghe, ando dun. At mukhang kakagaling lang ni Kuya dun sa wiwi yan, no? Dyan siya sa spot na yan umiihi. At dito, maamoy mo, amoy na amoy mo yung panghe. Yung panghe ng mga taong hindi nakatiis at hindi makatiis, dito na nilabas yung kanilang ano. Dito na nag-jingle. Yun ang problema. Yun ang sinasabi ko. So marami rin tayong ilang beses na rin natin naaaktuhan itong Quezon Bridge na to para doon sa mga nagbababoy, mga nagsasalaula na itong historical bridges na to. Isa sa mga historical bridges ang Manuel L. Quezon Bridge. Pero syempre, hindi yan ligtas sa mga taong mapang-abuso. Tulad na lang na nakita natin kanina. So may mga nag-iihi, may mga dumudumi. Sana magkaroon ng mga portalet, no? Minsan, ano eh, no? Minsan sana yung solution, two-way sana. Two-way. What I mean by that, sana magkaroon din ng portalet na malapit dito para doon na sisiyar yung mga tao, doon na rin dudumi. At sana naman doon sa mga nag hindi mapigilan na wiwi. Ewan ko kung hindi nyo mapigilan talaga. May ganun eh, no? May ganun kasi na minsan, ako din, minsan hindi ko mapigilan yung ihi, pero hindi na ako maabot sa banyo. Buti na lang, meron kaming arenola. Kaya doon na. Pero kung nasa labas, talaga dapat umihi ka na pagka may nakita ka, no? Kahit hindi ka pa naihi. Para pag nasa gitna ka ng biyahe, hindi mo maramdaman na naihi ka. Tapos sana din sa part ng gobyerno natin sa Maynila, sana magkaroon ng portalet, no? Pati yung mga trash bin, trash can, trash bin, kung anong tawag nyo dyan. Tapos sana may mga portalet din. Sana yung solution two-way. Hindi lang basta nalinis natin yung Maynila, sana magkaroon din ng basurahan para doon sa mga hindi makatiis na ibulsa. Meron silang makita ang basurahan, doon nila itatapon. So in short, disiplina pa rin ang kailangan sa sarili para umunlad ang ating bayan. Diba? Amen. So ito yung pangalawang pilar. Medyo wala akong nakikita ang mga pupo, no? Siguro kakalinis na ng barangay dito. In fairness naman sa mga barangay, no? Ito kasi yung barangay nandito, dalawang hati kasi to. So kabilaan. So siguro nakapaglinis. Wala, oh. Wala akong mga dumi nakita, pero mapanghe. So yun lang yung mga likido, mga liquid. Medyo okay na eh, no? Walang pupo tayong nakita, walang mga tubol-tubol, pero mapanghe. So silip tayo ngayon sa kabila, kung ano meron sa kabilang side. Yun eh, hagdanan eh, no? Hagdanan ng Quezon Bridge na sinara na. Okay, dito na tayo sa kabila. At itong nasa gilid nyo, sa kanan nyo, ito naman yung hagdanan. Ayan. Tapos yun naman yung Quezon Bridge, no? So malinis. In fairness, ha? Walang basura. Tapos yung Quezon Bridge, ay yung ano, Quinta Market. Malinis, oh. Ito, pero mati may basura. Walang mga pupo. Mukhang kakalinis na ng barangay. Shoutout sa mga barangay natin dito. Malinis, ah. Although mapanghe. Saka syempre, yung dumi ng simento, yung dumi ng bridge. Nasa laula. Pero libre siya sa mga dumi ng tao at dumi ng aso. Hindi, pero dumi talaga ng tao. Kasi
posible naman magdadala ka ng aso. Okay, bihirang-bihira naman magdadala ka ng aso tapos doon mo papadumi. Usually, mga tao yan, saka usually hapon, saka gabi. Pero kudos pa rin sa dalawang barangay na nakakasakop na ito. Sana tuloy-tuloy, no? Sana malagyan din ng CCTV. Alam nyo, minsan pumunta ako rito gabi, wala pang ilaw to. Na-upload ko dito yun sa Jomalon eh. Marami nag-aabang dito, this oras ng gabi, hindi ko alam kung ano inaabangan. Pero syempre, matik na yun, no? Hindi naman tayo tulongkis. Syempre, matik na yun kung ano inaabang nila dito. So, mga panandali ang aliw. Pwede? O... Kasi napaka-imposible naman. Nasa this oras ka ng gabi, nakatambay ka dito. Syempre, ano ba yun? Papalagay, papahangin ka. Amoy kanal dito. Pasig River yan, ha? Pasig River. Tapos yung kabila na yun, yun naman ang MacArthur Bridge. Yan sa may bandang Papiate na yan, University. Alam nyo, sayang itong Quezon Bridge, no? Although napaganda naman to, nalagyan ng ilaw. Kasi national kasi ito eh. Although local, nasa local, syempre may pakialamang mayor dito. Pero yung bridges itself, national lang, may hawak. Pero syempre, kailangan ng coordination dyan. Pagka may gagawin sa mga national na bridges. So, kung mayroong plano ang LGU, syempre makikipag-communicate dyan sa national dahil ito nga tulay, national ang may hawak, no? Lalo-lalo na yung mga ganitong kalalaki. Manuel L. Quezon Bridge. So, talagang kailangan mong kumunit. So, sana malagyan din CCTV at ang mga rumoronda para hindi na mababoy. Ito, nantuluyan, ito nga Quezon Bridge. Dahil napakasayang. Baka mamaya mayroong mga pumuntang dayuhan, mga padaan. Malamang mapamura. Eto, last pillar. Tingnan natin, check natin. Wow! Wow, ah. Malinis-linis, ah. Walang mga pupo. Although ba basa-basa. Yan, wiwi yan, malamang. Grabe, oh. Saka maraming mga nagbabandal pa rin. Kung ano-ano mga nakalagay eh. Ito nga, silipin nga natin to. Actually, sarado na to. Hagdanan to eh. Ayan, no? Pero sinara na lang. Eh, so tana yung access doon sa ano, sa gilid. Alright. Ito ang ating Quezon Bridge update. Maraming salamat po.